Hello guys! Kumusta tayong lahat? Once again, welcome to our channel. Andito na naman ako para magbigay sa inyo ng tips about sa... Itong ibibigay ko sa inyo ngayon, tips is about naman sa... Ito ay mga question ng mga subscriber ko na inipon ko yung kanilang mga tanong para bigyan natin ng sagot. So, question and answer itong ating pag-uusapan ngayon guys. So, keep on watching guys para malaking tulong po ito sa inyo to sa mga nagbabalak na mag-apply dito sa Taiwan ng work bilang isang caretaker. Ayun guys, so nandito na naman ulit ako. So ayun nga guys, tama yung narinig nyo na ang ating pag-uusapan ngayon is about dun sa mga tanong na nakuha ko dun sa yung mga subscriber o yung mga friend ko o yung mga kapwa natin Pilipino o Pinay na nandyan sa Pilipinas na nagtatanong sa akin kung marami silang tanong about sa work na isang caretaker dito at kung pupwede nga ba daw na magtrabaho dito ang isang high school graduate. So, ito yung mga tanong nila guys ha. Inipon ko to para masagot ko isa-isa at mabigyan natin ng kasagutan lahat ng mga tanong nila. So, number one guys, tinatanong niya is, ate, may ano po, pwede po ba na mag-apply dyan ang 4'11", ang height? Ayan guys. So, sa tanong mo, ito pong ano, 4'11", depende po yan sa agency na pag-a-applyan mo. Kasi sa mga agency po na nasa Pilipinas, is minsan may mga agency na dumidepende po sa height. Tinitingnan nila yung height. Alam niyo po kung bakit? Kasi dito po karamihan sa Taiwan, pagka halimbawa po ang alaga mo is kasi matatangkad po yung mga aakong at saka ama dito. Yung sabihin yung mga lolo at lola o yung mga pasyente dito is matatangkad. Kung ikaw ay 4'11 lang, medyo mahihirapan ka po. Pero depende po yan sa kakayanan mo. Ang ano po sa akin, para po sa akin, ang height po kasi hindi yung basihan na kung ikaw ay, yan ang height mo, di ba? Yun po ay depende kung kaya mo buhati mo. Kasi minsan po dito, maray po dito na pasyente na ang bedridden yung mga mahirap. Pero depende po yan sa'yo kung ikaw ay sa lakas mo, di ba? Kung ikaw ay malakas, kahit ikaw ay 4'11", o kahit ikaw ay 5 lang, or ano, kakayanin mo, di ba? Bakit ako, hindi naman po ako ganun kataas. Kataas ay na kaya ko magbuhat ng bedridden nung panahon na ako ay nag-aalaga pa ng bedridden. So, number 2 guys, pwede ba ate na mag-apply dyan? Sabi niya, may age limit ba? O kahit ako ay 45 years old na, pwede bang mag-apply? So, ayun ang tanong guys. So, based po sa agency ko, sa mga agency po kasi, tinatanong talaga kung ikaw ay ilang taon na, kung ikaw ay may age limit po talaga yan. Depende po sa agency na pag-a-applyan mo. Doon po kasi sa agency ko, na pinanggalingan ko, is, hindi, sa bagay nung ako kasi ay mag-start dito, hindi pa ako ganun ng, pero sa hindi pa ganun ka katanda, hindi pa ganun ng age ko ay 40 pataas. Pero, halimbawa po na mag-try po kayo sa mga other agency na may mga nangangailangan po ng ganyan. Eh, siyempre, tatanungin ka naman nila kung ilang taong ka na, malalaman naman yan sa passport mo. So, mag-inquire po kayo sa mga other na agency at baka sakali na natanggap sila ng 44 o 45 pataas. So, yun guys. And then, number 3 guys. Ayun, maganda po ito. Ito po yung topic natin talaga. Pwede ba ate na high school graduate lang mag-apply na bilang isang caretaker dyan sa Taiwan? Yes po. Pwede po na mag-apply dito yung high school graduate lang. Pwede pong mag-apply bilang isang caretaker dito sa Taiwan,
kasi madami po akong mga kaibigan, madami po akong mga kakilala na high school graduate lang sila pero nandito po sila sa Taiwan. Yun, nandito po sila. Pwede pong mag-apply ang isang high school graduate lang. Then number 4, ang tanong niya guys is, kailangan ba, pwede ba atin na walang experience? Yes po, pwede po kasi alam niyo kung bakit. Ako po kasi wala din po akong experience sa pag-aalaga ng matanda. Bali ang kasi sa Pilipinas naman po, pag ikaw ay nag-apply, mayroong ina-undergo po tayo ng training. Di-training po tayo at doon may matitingnan natin kung ano yung kung paano mag-care sa matatanda, kung paano mag housekeeping, yung sa bahay. Tuturuan po tayo doon. Tuturuan tayo kung ano yung ating mga gagawin. At saka, hindi naman po ganun talaga na pag ikaw ay dumating na dito at nagtrabaho na dito, doon mo talaga makikita kung ano talaga yung gagawin mo. Kayang-kaya mo yan, guys. Napaka, basta ikaw, basta sa trabaho lang, nandun na, tuto ka sa trabaho, madali mo lang madali mo lang makukuha or madali mo lang malalaman kung ano yung mga kung ano yung trabaho dito. So, number 5. Bali ito ay yung tanong niya is, pwede ba daw yung may tato? Ayun. Pwede, yan po ang hindi pwede. Kasi pag ikaw po ay nag-apply dito sa Taiwan, ayan po ang number 1 na hindi po pwede ang may tato. So, kung halimbawa may tato ka dyan sa Pilipinas, pwede mong patanggal muna din saka mag-apply. Then, pagdating mo po dito sa Taiwan, saka ka po kasi karamihan po dito sa Taiwan ay dito na po sila nagpapatato. Dito na sila nagpapatato. Tapos, yung mga gusto nilang tato, po pwede. Kaya dito ka nalang magpatato. Kasi hindi po pwede dito na ikaw ay pag nag-apply ka is may tato. Yan po ang number 1 na ayaw talaga nila. And then, ito pang tanong niya is magkano ate ang bayad mo sa pagte-training? So, ako guys, nung ako ay nag-training, bali ang binayad ko is 20K. 20K yung binayad ko sa training fee. So, halimbawa wala po kayong pera, bibigyan po kayo ng agency ng mga lending na po pwede po kayong mag-loan para pabayad nyo ng lending at pabayad na rin at the same time ng inyong mga placement fee. Kasi sa agency po na pag-a-applyan nyo is bibigyan kayo ng lending na doon. Yun ang inyong gagamitin or yun yung inyong pag-loanan para kayo makabayad ng placement fee at the same time kasama na din yung inyong training. Ayun guys. So ito pang tanong niya, ate, may bumabagsak po ba sa training or may bumabagsak ba halimbawa ikaw ay nag-apply ng isang caretaker? Meron po bumabagsak. Yan po ipag halimbawa po kayo ay nagpabisa na. Tawa, nagpabisa na kayo at mayroong problema yung visa nyo. So, hindi po kayo makakapunta dito. Halimbawa, may problema yung visa nyo. May mga paper na kulang or meron doon na hindi talaga po pwede. So, yun po, bumabagsak po talaga. Meron kang mga papers na hindi na ano, pero tutulungan ka naman po ng agency. Halimbawa, katulad po na nangyari sa akin, ganito ha. Nung last na alis ko guys, bali ay nagpunta kong teko, diba, para magpabisa. Then, after nung tumawag sa akin yung agency ko, then sabi niya, meron pa daw kulang. So, may kulang dun sa papel ko. So, anong nangyari, papabisa na ako nun. Hindi nila nakapag ano na ako appearance. Sabi nila, tumawag sa akin na may kulang daw na alam ko na. Yung kailangan pala, ang kailangan no, napakahigpit po kasi sa teko. Ang kailangan, meron daw ako na yung picture nung ako ay elementary ba? Mas ang hirap po ng pagpapaano ko noon. Naghanap ako ng picture nung elementary ako na
Basta picture yung sinabi niya, picture nung ako'y gumraduate. Basta isang bagay lang po yung nagkulang sa akin. Para ano, tas ginawa ng paraan, naghanap ako doon sa aking school dati. Nung ako ay elementary, tinulungan ako ng mga teacher ko na mahanap. Ayun, nakakita, tas sinubmit ko yun. So, nung may submit ko yun, ayun, wala na. Okay na. So, pagka, yun ang sinasabi mo na kung may bumabagsak ba sa pag-apply. Yes, may bumabagsak pagka po dun sa teko. Pag ikaw ay hindi na isyuhan ng visa, talagang babagsak ka kasi merong mga requirements na hindi ka naibigay. So, kaya bumabagsak at hindi nakakarating dito sa Taiwan. Bumagsak ka sa, at ito pa pala, pag ikaw ay bumagsak sa medical, yung pala, pag ikaw ay bumagsak sa medical, alam na hindi ka talaga makakapagpabisa. Kasi sa medical po, yan po ang number one na tinitingnan ng teko pag ikaw ay magpapabisa. Yan po, pag bumagsak ka ng medical, wala na po. Talagang ulit ng medical para makapagpabisa ka. So, ganun. Marami po nangyayari na ganun kasi isang friend ko po na ano, nagkaroon siya ng pumagsak siya sa medical, nag-x-ray ata siya pero nung nakitaan siya ng ano sa baga. So, nangyari, umulit-uli siya ng two times siyang umulit. So, magpagaling muna, then after noon, saka ulit siya nagpa-visa. So, ayun. Nung okay na, nakapagpabisa na siya, yun, nakapunta na siya dito. So, yun guys, ang mga tanong ng iba nating subscriber na ngayon ay nasagot ko na. At guys, kung halimbawa may mga tanong kayo, mga tanong na gusto nyo itanong sa akin na tungkol sa work dito sa Taiwan, tungkol sa work ng isang caretaker or isang caregiver dito sa Taiwan, mag-iwan lang po kayo ng comment sa loob ng channel ko at dun sa comment box para masagot ko po lahat ng mga tanong nyo. At yung mga hindi pa po nag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe again at apahit na din po ng bell para updated po kayo sa lahat ng mga video na ipopost ko. So, basta huwag niyo pong kalimutang i-share o i-like lahat ng mga video ko at maraming salamat po sa lahat-lahat na tumatangkilik ng aking channel guys. Thank you guys sa inyong lahat, sa lahat ng nag-subscribe at magsasubscribe po guys. Don't forget to subscribe sa aking mga subscriber, pa-like na lang po at share ng aking